Good day. Abela. Nice day. Good. Okay lang. Galing, okay. Salamat, Direk. Direk, oh, ano yung susunod? Susunod natin yung sequence 8, okay ba, ma'am? Salamat. Galing-galing mo. Yeah. Ba? Ayos mo na yan, ayan, nasusunod dito. Pasunod mo na sa kanya yan. Oo. Galing mo, Okay yan, ah. Ate, galing niyo, umate. Closing time na pala, eh. Parang pala, eh. Parang nag-enjoy ka ba? Melt your cold, cold heart. Another love before my time made your heart sad and blue. Look up, Papa! Siyempre, mana sa akin. At porke de kalidad ako. Imposible namang maging tonta sa pag-arte yung anak ko, ha? Mama, wala naman akong question doon. De kalidad ka. Numero uno. Kaya lang, ang kilatis nyo, hindi pang pelikula. Aber, daan, Ben. Sa Tresuela daw, Mama, tumataas, bumababa ang telon, wala namang direktor na sumisigaw ng action. Cut! Ang ibig niyo sabihin, Mama, mga meron lang ang sumisigaw, kaya tama na, tigil na, kay horror. No. Pero pwera biro. Kung hindi ba naman dahil sa akin, magkakaroon ba naman ng ganitong kagandang mukha sa pelikula? A ver, pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamatalino, at pinakamabait, Mama. Pinakamasunurin, Mama. Mismo, mismo. Naku, ito talaga ang pinagmamalaki ko sa lahat ng anak ko. Ito rin ang pinakamasunurin. Kaya naman siyang pinakamaswerte. Maggie,
Excuse me. Hi, Bert. Congratulations. Ito ba ang party mo? Oo. Oh, ayan, Mama. Ang pinakamasunurin at pinakamaswerte mong anak. Ang dami mong bisita. Oo. Halika, pasok ka. Nag-iiha. Maggie, artista yung nobyo mo. Alam kong meron ka ng karapatan, nasa poder ka ng magnobyo. Matalino ka, maganda ka, nasa edad ka na. Pero por Diyos, iha, wala ka namang ibang mapili. Mabait si Bert. Masaya ako sa kanya at mahal na mahal niya ako. Aura, si. Iha sa ngayon, oo. Pero nasa pelikula ang lalaking yan. Puro tukso ang paligid niya. Iha, maniwala ka sa akin. Iiya ka lang. Mama, nasa pelikula rin ako. Pero marunong akong magmahal. Maggie, babae ka kasi. Kaya ganyan ang pag-iisip mo. Madali kang matakot sa masama. Pero si Bert, dine, Maggie, sinong aktor na kilala mo ang hindi nagbilang ng nobya, ng asawa, ng kerida? Iha, sa pakikipagrelasyon mo, hindi pwedeng korazon, hindi pwedeng puro puso lamang ang gagamitin mo. Necesitas usar tu sentido. Kung hindi, paano ka? Kawawa ka. Isipin mo. Iha, makinig ka sa akin. Maggie, gusto ko lang makapag-isip-isip ka. Por favor, pabayaan mo na si Bert. Dehale ya. Hindi ka magsisisi. Ito, subukan mo to. Masarap to. Gusto mo ng mangga? Banana. Masarap to. Tamis. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender. It's been a long night, and once again, here's our theme song dedicated to all of you wonderful listeners out there. I'm Gina Montes, bidding you another sweet goodbye. Minutes na lang. Andiyan na yan. Hello.
Halika, halika! Ayaw ko, dadali! Alam! Dadali, dadali! Dadali! Sa'yo! Kasi ko niyo! Kasi niyo ko, dadali! Sige, ato! Ano? Ayaw ko! Suma! Sino ba? Tulungan niyo ako! Ha? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! This is your program, A Night to Remember. And this is Tina Montes inviting you all for the next 4 hours of mellow music. This is my prayer, my only prayer. Hindi magdidimanda. Nagmamagandang babae pa rin sa radyo. Narinig mo, pare? Narinig mo? On my pillow. This is my prayer. Hello? Hello? Maggie? Oh, Bert! Akala ko ba sayang mo sa akin kanina maaga ka matutulog dahil maagang call time niyo bukas? I have to call you. Hindi ko alam kung ano ito. Naniginip ako. Terrible, Maggie. Narib ka raw. I don't know. Kasi kanina, sa shooting, nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami. Hinto ko sa rape victim. Nang sex gang. First time successful case. They raped her. Maybe I got scared. Naisip ko na baka pwede rin mangyari sa'yo. Kaya tuloy na naginip ako. Baliktarin mo ang ulan mo. Bakit? Para lang mabaliktad ang mga pangyayari. Hindi ako niniwala doon. Okay. Bye. Konti pa, konti pa. Wag! Wag! Uy, dami. Hindi, konti pa. Nasa mo pa. Wag! Wag! Okay yun, ha? Okay, direct. Close friend ko si Bert. O, oh, tapos ito naman, ha? Hindi siya nervyoso. At hindi yan naniniwala sa pamahiling. Oo. Oh. Yan, lagyan mo na iyak yan, so, ang ibig mo sabihin, yeah, may basehan ng panaginip nga, Alice? Well, with what's happening ito now, lahat tayong mga babae dapat oh, mag-iingat. Wala dyan sa taas na yan. Lahat tayo pwedeng ma-rape. Naiyak na yan. Takot na takot, ha? Kailan? Alam mo, meron akong information, ha? Every other day daw, ay may nangyayaring abduction with rape. At kung bakit hindi nadyaryo, siguro, nahihiya ang mga victims. Or worse, talagang untouchable ang mga sex gang na yan. Untouchables? Mga mayayaman. Mga ma-influensyang tao na may proteksyon sa otoridad. Kaya nga hindi maabot ng kamay ng batas, eh. Sila talaga ang mga untouchables. Excuse me, ma'am. Sorry ho. Sabi ho ni Direk, hindi ho raw makakarating yung gaganap na maid dahil nasa kabilang taping. O, ngayon? Ang sabi po ni Direk, pakap na po tayo. Ano? Opo. Dahil sa mga beat players na yan, mapapakap yes, tayo? Opo. Imagine, kaming lead stars nandito kami, Magda La Riva, Alicia Berhel. Tapos mapapakap tayo sa mga beat players na yan. Lintek! Pakap! Sige, Alice, ulitin mo. Lintek! Oh, ayaw ko na! Ayaw ko na! Pakap na tayo! Tara, pakap na! Halika na! Wala namang nangyayari dito! Isa na lang, ha? Pakap na tayo, tara! O, sige, ho. Dikit na yung mga gamit! Uy, mameng, halika na! Dali, tanda mo lang yung eksena mo. Kaya, huwag na tayo! Tulog, wala namang nangyayari dito! Wala tayo artista! Mga gamit, dikit na! Pakap tayo! Good night! Thank you.
Maming, anong naririnig mo kay Mama tungkol kay Bert? Wala ho. Paanong wala? Wala ho siyang interes sa pag-usapan. Kaya wala akong narilinig tungkol kay Sir Bert. Paano mo naman nalamang walang interes? Mahuhula ka ba? Eh kasi minsan, tinanong ko siya tungkol kay Sir Bert. Eh tinalikuran lang ho ako. Di ba ganun lang walang interes? Eh bakit mo naman kasi binabanggit pa? Eh kasi o minsan, nanonood kami ng TV. Nandun po si Sir Bert. Inilipat po niya sa ibang channel. Kaya nagtanong ako. Umalis. Ayun, ma'am ho. Carpet. Ma'am, gaso? Ay, hindi na. Noy, paki-check lang yung radiator ko. Okay ba? Kulang lang ho sa tubig. Ah, salamat. Ah, Mameng, pahinga sukli. Ayan, thank you ah. Salamat din ho. Ganda. Ano ba? Kaya mo ka ba? Maming, bilis. Bumabak at buksan mo yung gate. Dalian mo. Dalian mo. Hey, sino ka? Saan mo muna, ha? Tarantas! Maming, bilis! Matatarantas sila? Tarantas ito eh! Kapag bumaba ako rito. Titili at tumari! Maming, mag-tibre ka lang! Dili! Uy, Miss, ang sumayang ginagawa nyo, nabubula mo kayo ng bilog! Pili ako! Oh! Eh, pupuntahan tayo! Miss! Pili ka na! Pili! Apo, andyan na po! Sara muna! Okay, sila niyan. Nagtawan niyo ako! Nagtawan niyo ako! Ay, Mami! Mami, ako niyo ako! Ano, matigas ba yan? Nagtawan ko! Por favor, Juan! Mami! 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 Sige, sigaw pa! Sigaw! Mawa ka sa pwede! Mawa kayo! Yung mama ko po, nag-aalala! Mawa po kayo!
niyo. Ibalik niyo na po mo. Huwag niyo akong sasaktan. Saan niyo ako dadalhin? Maawa na kayo. Nag-aalala mo ako. Iabang-iabang mo. Kung makasigaw ka, akala mo kung sino ka. Akala ko po kasi babanggainin niyo ako eh. Akala ko po babanggainin yung kotse ko eh. Mga kami pupuin, naiinsulto kami. Hindi naman kami matatanda. Kahit na nga natatakot eh, suplada pa rin. Tanungin mo nga kung sino siya. Sino ka? Artista po ako. Uy, artista ako eh. Artista? Are. O, oh, artista raw. Artista daw. Artista, ha? Patay ka sa akin mamaya. Gagati ako sa'yo. Pati Sisko, pinakialaman mo? Ha? Tuhanin mo ako. Artista ka lang pala eh. Salita ka, yabang-yabang mo. Maawa na po kayo sa akin. Siguro naman meron kayong kapatid na babae na ayaw niyong ganituin. Ewan ko sa kanila. Kakasilaw, gago. Pero wala akong kapatid na babae. Hoy, nakikita mo to? Ha? Thompson to. Pag hindi ka tumahimik, totomsonin kita. Ha? Ano? Sige, takpa na mata niyan. Hello? Ben, kinuha nila si Maggie, Ben. Ma? Oh, si Maggie. Kinidnap ng apat na lalaki. Anong kinuha? Sino? Ben, tumawag ka ng mga polis, mga reporters. Kailangan mangingay sila, please. Utang na loob, Ben. Please, si Liamales, pronto, Ben. Pronto, Liamales. Oo, Ma. Darating na ako dyan. Huwag kayong lalabas ng bahay. Sige. Ayúdala, por favor, ayúdala. Dios te salve, María. Si Ringo, si George, at ako si Paul. Kami ang Beatles. Espera! Oh!
naman! Hey, artista ka ngayon, ha? Ako, direktor, ha? Oh, sige, sige. Action! Teka muna! Action ka ng action, eh! Distraction muna! Sige nga, pare. Bigyan mo nga! Dalina! Bomba picture ang ginagawa natin. Kaya, ubarin mo na yan. Oh. Ayaw! Napahiya! Hindi kaya! Hindi ka kasi mukhang director, tol! Mukha kang extra! Dakilang extra! Napahiya mo! Wala! Okay ba kami? Ha? Ito naman, masyado siloso. Ikaw na nakikinabang siya eh. Paano naman kami? Ano mo tatanggalin ng butonis niyan? Eh, nasa loob ang kamay mo. Ito, oh. Magbigyan ako ng mga. I love you.
kayang mong gawin ang gusto ko. Bakit ayaw mo ang gusto ko? Pag gusto ko, gusto ko. Naintindihan mo? Hindi ka pwedeng tumanggi. Kaya susunod ka sa lahat ng sasabihin ko, ha? Okay ba? Pagal. Sira, ang tagal! Hoy! O pare, ano pa inuupo-upo mo dyan? It's your turn! O paano? Ako naman, ha? Dalian mo lang, ha? Alam ko naman eh, stupid. Nag-enjoy ka ba? Oo-oy mo naman. Iyak-iyak ka, wala ka sa harapan ni Larry Santiago. Baka sabihin ko talaga, no? Oh! Alright! Ay! Makakasakit ka na! Teka dito. Tumabi ka nga dyan. Ang ganda mo umiyak, ha? Siti Soy! Hoy! San Siti Soy? Nasobrahan yata. Tulog. Tagal mo. Totoo ba yung luha mo? Pero alam ko, wala ka pang award. Kasi naman, yung mga ginagawa ng pelikula, mag-glamour-glamour ka lang naman dun eh. Pero, dahil sa mabait ako, bibigyan kita ng pamas. Hoy! Hoy, makinig ka. Bibigyan kita ng pamas! Pero kailangan mag-perform ka. Hindi basta-basta perform lang. Yung greatest performance of your life. Ha? Hindi mo nalang. Lakasan mo! Hindi ko marinig! Hindi mo nalang. Awa ko sa'yo. Yan ang hindi pwede mangyari. Wow, pare! Oh! Oh. Pare, ikaw ang natatak na iyo. Tagal mo! Pare, lalasahan ako nun. It's my turn. Ano? Ready ka na sa akin? Hoy! Hoy! Anak! Deadpool na to ah. Uy! Ano bang ginawa niyo rito? Deadpool na to ah! Huh?
Isoy! Sobrang yata ito, ah. Uy! Uy! Wow, pare! Para kang baklang tinilag ito. Sobrang nyo, ah. Devil na! Ewan! Basta ako, wala ko ayaw eh. Ayaw ko lang sa besin eh. Pag ginawa niyo rito. Ha? Take a sip. Ayaw bang gumalaw? Kayo talaga wala kayong gusto. Ayaw bang gumalaw? Ayaw bang gumalaw? Ayaw bang gumalaw? Ayan, pwede na. Sina, sina. Balito kayo, labas na. Lalabas na! Una! Una! Lalabas na nga eh! Ako naman! Nahuli lang ako eh. Tulugan mo na ako. Uwi na natin to! Ano? Uwi na natin to! Magano? Ha? Ha? Oh, kayo. Ano, rap ba? Huwag ka na mag-iiyak dyan. Ligo lang ang katapat niyan. Kami naman, matutulog. Yan, bis ka na. Magpaganda ka. Pare, ikaw na mag-base dito. Bigyan mo na rin ng pabango. Aga pala ng sigarilyo na tikman mo. Sa aksido, tunaw lahat ng piyesa mo. Oo, uuwi ka na, diba? Kawawa naman siya. Hindi dyan, dito. Sabi ng apat na kasama mo, dito ka raw ihatid. Ito ba sa inyo? Tagarito ko ba sila? Kaibigan sila. Pagi. It's all right. Thank you.
Nandito na siya, sir. Maggie, ano nangyari sa'yo? Wala po. Maggie, ano ginawa nila sa'yo? Wala po. Kilala lang namin yung apat. Wala. Siguro eh, pagod na pagod siya. Kailangan niya ng pahinga. Alam mo, Ben, hindi kami naniniwalang walang nangyari sa'yo pag mo eh. Ayan ang alalay. Tanong mo sa kanya. Tiniente, tatawagan na lang kita sa presinto. Mag-usap tayo, ha? Okay, men. Let's go. Cuatro hombres me violaron, mamá. Mamá. They raped me. Mga kasama, kung makakapaghintay kayo, baka sakali mamaya ay bumaba siya para magbigay ng mga detalye. Kung pwede, sa labas na lang muna tayo. Tara, mga kasama, nandun tayo. Mahal kita ngayon. Parang walang nangyari, Maggie. Pero kailangan mo magsalita. Bumaban. Marami ng biktima ang tumahimik. At nadadagdagan. Umantad ka, Maggie. At gawin mong madali. Dahil kung hindi,
kakamaunahan kita. Hanapin ko sila. Igaganti kita. Magkakamatayan kami. Sila o ako. Mo ang kailangan. Kilala namin sila. At saan dadamputin? Maggie, ang biktimang katulad mo ang dapat magharap ng demanda. Makikinig sa iyong publiko. May pangalan ka. At kilalang malinis ang iyong pagkatao. Pagka hindi ka nagsalita ngayon, bilang alagad ng batas ay sasama loob sa iyo. Dahil ang katulad mong biktima na ayaw magsalita, na ayaw ipaglaban ng kanyang karapatan, ay hindi makakatulong sa pagsupo sa mga rapist na yan, ang sex gun. Lang sa mga biktima kapag hindi ka tumindig at nagsalita. Huwag kang matakot. Nangyari ng kasamang binabanta nila. Sa ginawa nila sa'yo, buhay mo na ang inutang nila. Singilin mo sila, Maggie. Singilin mo. Hayaan mong bayaran nila ng buhay ang ginawa nila sa'yo. Ipasilya electric ka mo sila. Buhay kong ito'y kaganda at makunyay. Mga bitid ang anak ay nagtatanda. Sa akin ay
ice cream. Boss, sabi na kayo, bitado ka sa kapo. Wala naman akong ginawa. Gusto kang makita ni Maggie de la Riva. Hindi ko kilala yun. Sige! Pare, dito! Huwag niyo sumasama! Huwag niyo! Huwag niyo! Sige! Wala akong laban! Wala akong laban! Yuko! Yuko! Huwag niyo! Ano? Tatanda kita! Police pasay ka, no? Kilala kita! Police pasay ka, di ba? Hindi ako sakop ng ama mo. Labas! Labas po! Jeep! Huwag kayo mapunok! Walang armas! Walang armas! Huwag kayo mapunok! Yuko! Maggie? Miss? Sabihin mo sa kanila na hindi totoo yung binibitang nila sa akin. Hindi totoo yung binibitang nila sa akin, no? Miss, sabihin mo yun! No, Maggie! Maggie, please! Ikaw! Maggie! Maggie! Hindi mo sumusuki ako! You're right, man! You're right to me! Kaunan ka! Kasama ka! Kitang-kita kita! You're right to me! Iuhula pa kung anong rahe mo! Kinahanda niya ako! Bakit mo kinahanda ang ate ko? Ikaw yan! Hindi mo may magkakahiyan! Kasama ka! Kitang-kita kita! Ikaw! Please! You're right to me! Now considered closed with the apprehension of the four suspects now behind bars. The venue for the trial of this case will be held at the court of first instance in Quezon City. Maggie, magandang umano, maihap, isip lang. Maupo ka na lang, iha. Alam ko na ang lahat na mangyari sa iyo, iha. Umasa ka na makakarating sa lahat ng sulok ng ating bayan ang lahat ng ginagawa mo. Magiging simbolo ka ng isang babaeng matatag sa kanyang paninindigan at pakikipaglaban. At tutulungan ka ng lahat ng kababayan natin, Mali. At nais kong ako ang magsimula ng pag-aambag para sa pakikipaglaban mo. Tanggapin mo sana ito, iha. Thank you.
Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Maggie, para sa lahat ng ginagawa mo. Nais namin ipaabot sa iyo ng Pangulo ang personal naming pasasalamat. We are very proud of you. Ms. De La Riva, I'm attorney Stanislao Fernandez, and I'm offering my humble service to your case and to your cause. You know what? You're very lucky. With a famous lawyer like him, how can we lose our case? Attorney Benitez, Attorney Pailon, gusto kong makausap si Ms. De La Riva even for just a minute. Sige. Miss De La Riva, alam mo ba kung bakit ko na ipanalo si Lydia Dean? Dahil nagsabi siya ng totoo. At hindi siya nabili ng pera. Ngayon, gusto kong marinig mula mismo sa bibig mo. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? That you were abducted and raped by the four suspects? Na kahit kailan, hindi ka maaaring mabili sa nangyari sa'yo. I swear to God. Maggie, iuupo ko sila sa Celia Electra. Jesus, I can't believe it, Mama. Last Celia Buenos dias, Senora Pilar. They will provide you as many as 50 in security aid. Round the clock. Mabuti na yung alerta tayo. Hindi basta taong kalaban natin. Would you believe there are 61 victims cowering in fear at this moment? And God knows kung ilang pang kilalang mga tao ang ayaw humantad dahil ayaw maiskandal ang pangalan. Maggie, kailangan kumapit ka na mahigpit. Mabigat ang kalaban. Para may magamit po kayo kung sakaling mag-brownout. Salamat. Kung meron po kayong dadalhin, maaaring bukas na lang. Kasi magpapahinga na ho ako. Opo. Pakisara na rin ho yung pinto. Opo. Maggie, let me go.
Everybody rise. The court is now in session. The Honorable Judge Lourdes Sanjego presiding. Talaga pare, ganun ginawa. Talaga. Hi. Isa ka sinaloy pa ng lahi ng mga to. Hayaan mo, miss. Ikaw na susunod namin ng rapid. Sige bang met mo niyo sa langit? Ron, type yata ng nanay. Tigit-tigit mo may gusto ko sa akin? Ha? Parang kay Baigay. Nagalit ay Diyos. Are you ready for trial? Usapan ko kasi namin, pag-i-stiptis mo siya, yung humang pupurles. Isang libo ang bayad. Isang libo ang bayad? Mapilit siyang humingi sa akin ng down payment na 100. Pinagbigyan ko. Ang alam ko ho, dahil hindi na ibigay sa kanya yung siyam na yung 900, kaya nagdemanda siya. Yun lang ho yun. Pera lang ho talaga ang dahilan yan eh. Kaya nga ho nabigla ako nang ituro niya ako. Nagulat nga ako nung didemanda niya ako eh. Ang katunayan niya, matagal na kami magkakilala. Ang totoo niyan, naging girlfriend ko pa siya. Ay, sarap mo talaga. Paisa pa ah. Artista siya, kaya ako siya nakilala. Ang totoo, nung ko lang siya nakita ng personal. Noon lang, gaano katagal na kayo magkaibigan ni Joey? Matagal na. Isang taon? Dalawa? Limang taon, gaano katagal? Maraming taon. Kaya lahat ng girlfriend ni Joey ay kilala mo. Dahil matagal na kayo magkakilala ng Joey. Kilala ko ang mga naging girlfriend niya. O, kung girlfriend ni Joey si Maggie, paano nangyari hindi mo siya kilala? Na sinasabi mong, nakilala mo lamang siya dahil siya isang artista. At noong gabing yun lamang mo siya nakita ng personal. Kasi ho. Kasi hindi girlfriend ni Joey si Maggie. At ikaw ang nagsasabi ng totoo. Yes or no? Huwag kayong galit. Nagsasabi ako ng totoo. The witness will please observe proper decorum. Otherwise, I'll hold him in contempt. Objection, Your Honor. The prosecutor is intimidating my client. Overruled. Talagang too many cooks spoil the broth. Sa dami ng abogado nila, sila natataranta. At Maggie, anong pinakamagandang development na maaaring mangyari sa kaso mo? Lo mejor es encarcelar los cuatro. Sino na?
Maraming mga biktima ang lumalantad na. Nagbibigay sila ng impormasyon. Handa silang humarap sa husgado sa isang closed door hearing. Gusto nila makatulong sa iyo, Maggie. Ilan sila, attorney? Gusto ko silang makaharap. Gusto ko silang personal na mapasalamatan. May natira pa bang ganitong kahong kina Maggie? Sir, hindi ko matandaan. Kayo, natatandaan ba niyo kung sino nag-donate ng kahon na ito? Hindi ho, sir. Hindi ho. Sir, positive. Patay yung pusa. Sige, ligpitin na lahat yan. Yes, sir. Lahat ng white substances, dali sa laboratorio. Yes, sir. Oh, ito pa. Miss De La Riva, Attorney Fernandez. Simula ngayon, walang rasyon o donasyon kayong bubuksan o gagamitin na hindi dadaan sa aking mga tauhan. Tama ang tip. May nagtatangkang lumason sa'yo. Yan lamang ang mensahe ng cyanide na natagpuan. Pero hanggang dito sa loob ng kampo, attorney, wala namang ligtas na lugar. Wala. Magmula pa na magdemanda ka, kinailangan na mahigpit na pag-iingat. Pero tandaan mo, Maggie, kahit na malagay tayo sa panganib, marami namang buhay ang maliligtas. Ngayon pa lang, isa ka ng bayani, Maggie. Simbolo ka ng isang magiting na Pilipina. Pero kailangan magduda ka sa lahat ng tao. Ito na ang oras de peligro at maraming nag-iisip ng masama laban sa iyo. Kahit dito, may nagbabantang masama. Kaya huwag kang magtitiwala. Huwag kang magtitiwala. Marami pong salamat, Kapitan. Maraming salamat sa inyo, sa mga tauhan ninyo, sa lahat ng ginawa ninyo. Hindi ko po makakalimutan. Yes, sir. Yes, sir. Roger. Tawag sa headquarters. Re-relyebuhan daw tayo mamaya. Di ba araw ng testigo ni Maggie bukas? Kaya siguro papalitan tayo. Kailan daw dating relyebo? Mamaya, may turnover tayo. Kaya ihanda daw natin itong report. No, sige. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Oh, pangkape niyo. Huwag na ho, sir. Ayos lang yan. Ang laki naman ho yata nito, sir. Medyo konting ingat pa, ha? Malapit na matapos ang hirap natin. Sayang nga ho eh. Hanggang ngayon na lang kami, sir. Paano hanggang ngayon na lang? Order side quarter, sir eh. Papalitan na kami. Biglang-bigla. What? No. Wala akong binibigay na order na ganyan. And they're supposed to stay there until the duration of the trial. Yes, sir. Thank you, sir. Mga impostor yan. Hindi canceled ang order sa inyo. Buko tayo. Sige na, ligpit na. Sabihin na lang natin kay boss. Ayaw nilang tumistigo bukas sa husgado si Maggie. They want her dead. Miss De La Riva, pari bang isalaysay mo sa harap ng hukumang ito kung ano ang tunay na nangyari nung madaling araw ng ika-26 ng Hunyo, 1967? Opo. Anong nangyari, Miss De La Riva? Thank you.
ako noon. Amoy, amoy alak mo siya at lasing na lasing. Would you like to call for a recess for a while? No, Your Honor. I would like to continue my testimony. You may proceed. Naniwalo ako mag-isa. Wala akong nagawa kundi umiyak nang umiyak. Lalala ko. Wala na pagkabasa ko. Nung nag-aasal pa ako. Madalas ako nagsisimba. Halos araw-araw, oras-oras, wala akong ginawa kundi magsimba at pagsasal. Kaya ano mangyari yun sa akin? Hindi ko kayo matatanungin sa sasakit ko kung bakit. Bakit ako? God, why me? Narito kami, hindi bilang mga prosecutor ng kapatid mo. Narito kami para ipaliwanag ang ilang mga bagay. Hindi ko pwedeng tanggapin o tanggihan ang sinasabi niyo, Fiskal. Hindi ako si Maggie. Bilang isa sa nakakatandang kapatid niya, maaaring makumbinsi mo siya, Tina. Hindi kasalanan ng mabilanggo ang apat na akusado. At hindi rin kasalanan ang mahatulan sila ng habang buhay. Pero, nang hilingin ni Atty. Stanislao Fernandez, ang Silia Electrica, lubha ng napakabigat. Maging makatao tayo, Iya. Ang kasalanan ay mababayaran sa iba't ibang paraan. Pero ang buhay ng tao, kapag patay na, ay hindi na maibabalik pa. Kapag nabitay sa Silia Electrica ang apat na akusado, may pananagutan kayo. Sasabihin nilang, malupit kayo, walang puso, kaya kaya ninyong tanggapin. Kaya namin, Fiskal. Makatao kami, Fiskal. Kaya gusto rin namin na traktuhin kaming tao. Pero sa sinasabi ninyo, nakikita ko na tinatawaran ninyo aming pagkatao. Si Maggie, siya na naging biktima, ni-rape, sinaktan, tinakot. Siya pa ngayon na maaari ninyong sisihin kung mahatulan ng Silia Electrica mga rapist na yan. In this time, life is not life. Papayag ko yun na habang buhay lang ang maging hatol sa kanila. Habang buhay din matatakot si Maggie. Habang buhay din na magiging mapait at nakakatakot ang sugat ay dinulot nila sa puso at kaluluwa ni Maggie Del Riva. Kayo, mga normal ba kayong tao? Meron ka bang asawa? Merong anak? Meron bang kapatid? Eh kung ginawain sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, kaya ninyo? Papayag kayo na hindi patayin ang mga rapist na yan? Nasa huskado na ang usapin ng kapatid ko. Kung ang usigin ninyo kaya at kausapin tungkol sa gusto ninyong mangyari ay si Judge Lourdes San Diego. She's very warm and intelligent.
kahit artista na siya, lagi pa rin siyang dumadalaw dito sa amin, nakikinig ng misa. Baka Diyos si Maggie Judge, kaya alam namin hindi siya pababayaan ng Diyos dito sa kasong to. Thank you, sisters. That is why I made that request. Alam kong papalitan nilang papeles ko. Maliwanag, Nasilya Elektrika ang sentensyang hiniling ko para sa kanila. Pero ang nakalagay dito, ang hatol na hiniling ko ay habang buhay lamang. Wala pong kinilaman dyan, attorney. Alam ko, pero pag naulit pa ito, kakasuhan kita. Tandaan mo, ang pinakamagaang na parusa para sa apat na yon ay bitay. Sabihin mo sa gumawa nito, hindi si Stanislaw Fernandez ang kain ng palusutan. Magsama-sama silang lahat sa pasurahan. Kilala kita pa rin, Ben. May konsensya ka. Bakit hindi natin gamitin? Nasa impyerno na ang buhay ng apat na yon. Kaya huwag na natin sila ipasunog pa sa Silya Elektrika. Oh, sa'yo na ito. Tunin mo na. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. At umasa ka na sa mga susunod na araw ay hindi ako makakalimot. Ngayon pa, nakadikit ako sa mga kongresman. O Ben, tunin mo na. Kunin mo na, hindi magagawa ng taong may konsensya ang gusto mong mangyari. At obviously, pare, hindi mo ko kilala. Sa ginagawa mong yan, gusto mong pati ako mapunta sa impyerno. Pare, pare, masakit. O sa'yo, pare. Lumigpit na kayo ng pera mo. Dahil sa iniisip kong gawin sa'yo ngayon, baka pati ako, Masilya Elektrika. Huwag naman, pare. Kaya nga sa'yo lumapit eh. Dahil alam ko, madali kang lapitan. Kaya, kunin mo na ito. Blank check ito. Ikaw nang bahala maglagay ng presyo. Sige na, pare. Pare Ben, kunin mo na. Kunin mo na. Sinusunog mong relasyon natin, pare. Hindi siguro masama. Kung gawin kong abo ang pagiging magkumpare natin. Pare, mainit. Magiging magkumpare lang tayo ulit. Kung ang nangyari kay Maggie ay mangyayari sa anak mo, sa asawa mo. Tuturuan siyang makalimot. Sa ibang bansa. Bagong mukha. Bagong lugar. Hindi problema ang gastos. Handang magbigay ng malaking halaga ang mga akusado. También. Ito ba naman kayo? Padre, higit sa lahat, kailangan ng anak ko ngayon ng pangangalaga. Ngayon kahit ng mga nasa kasuotan ninyo, ay maaari na yatang gamitin ng mga taong masasama ang budhi. Padre, reza usted que Dios te ilumine. After a careful consideration of all the evidences used, and after a lengthy deliberation, this court finds the four accused guilty. Thank you.
Naghabol sila sa pinakamataas na hukuman. Umaasa sila. Maaaring mabaliktad ang hatol o maibaba ito sa habang buhay. Lahat ginawa na nila para makaiwas sa silya elektrika. Pero alam ba ninyo kung ano naging decision ng Supreme Court? Ito. Anong hatol, attorney? Uphold the verdict of court of first instance? The verdict of Judge Lourdes San Diego stays. And not only that, sa bawat akusado, hinatulan ng apat na kamatayan sa silya elektrika. 16 na kamatayan para sa apat na akusado. Alam niyo, kaming apat ay binigyan ng Pangulo ng puder upang mapag-aralan namin ang kahatulan ng kaso niyo. Kaya sana, magtapatan tayo. Inuulit ko, hindi na pagsisiyasat sa kaso ang ginagawa namin. Ito'y pag-aaral lamang sa hatol ng Supreme Court. Ngayon, kung magtatapatan tayo at sasabihin mong katotohanan, magiging magaan ang lahat. Hindi namin ni-rape si Maggie de la Riva. Naging girlfriend ko siya. Ang disipo ko, 100. Gusto niya makuha ay 900. Hindi pa naman siya nagbuburles. Laking gulat nga ho namin nung sinampahan kami ng kaso. Makakagaan sa sintensya ninyo kung makikita namin kayong nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Pinagsayaw lang namin siya at pinaglaruan. Hindi namin ginahasa. Bakit niyo ba pinipilit na ni-rape namin? Eh, ginawa ko lang naman siya astray. 7 beses namin silang kinausap. Isa-isa. Pero 7 beses din silang tumanggi. Ayaw nilang aminin na silang gumahasa kay Maggie de la Riva. Bukas na kamo ninyo ibibigay ang desisyon. Paano kung hanggang ngayon hindi pa rin sila umaamin? Anong magiging hatol niyo? Para sa akusado numero 3. Death. 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 Life. Sa akusado bilang 2. Death. Death. Life. Para sa akusado numero 1. Life. 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 Death. Pare-parehong kasalanan nila. May isang di mabibitay, hindi mangyayari yun. Di ba sabi mo, ang akusadong yun ang pinakamayaman? At di ba kamo, dito sa Pilipinas, maraming buta sa ating batas na... na maaaring gawing alkansya para hulugan ng pera. Hindi maaari yun. Magsusumbong ako kay Justice Abad Santos. Justice, sir, kung may 2 mamamatay na panganib sa lipunan at may maiiwang 1 buhay, panganib pa rin. Gather more evidence.
Kung talagang gusto mong makuha ang pinakamabigat na sentensya, pinakamabigat na ebidensya ang kailangan. Ang mga nasa detro ba eh, pwedeng magpangin ng ganyan? Naiharap ko na sa inyo mga dokumento, sir. Isang kahirang naunang ginahasa ng apat na yon. Si Padernos. Ang apat na yon ay nahatulan na ng silya elektrika. Sentensyado na sila ng kamatayan bago pa nila ni-rape si Maggie de la Riva. Hindi po ba matibay na ebidensya yun, sir? Iho. Ang kanilang kaso ay nasa mataas na hukuman na. Pwede pang mapawalan sala ang mga sentensyado. Kung gusto mo silang mabitay, iho. Umanap ka pa ng mas mabigat na ebidensya. Anong? Oh my goodness. Puro mga sikat na actors ang tatlong ito ah. These young girls belong to the rich families in Forbes. At ang isang ito, anak ito ng aking kumpanyero. Alam kaya nila ang mga nangyayari ito? Oh my God. Wala man lang nagreklamo kahit isa sa kanila. Enough evidence, sir. Mabibigat na ebidensya laban sa kanila. I think we can now proceed with the execution. I will call Malapanyang. Get me to President Marcos. Na po kayo, Mrs. Marcos. Maawa na po kayo. Kahit na habang buhay siyang mabilanggo, tatanggapin ko po, pasasalamatan ko. Iligtas po lamang ninyo siya sa silya elektrika, Mrs. Marcos. Ayoko pang mamatay ang aking anak. Naligaw lang po siya ng landas. Mabait po si Joey. Nalulung lang siya sa barkada. Mrs. Marcos, maawa na po kayo sa aking anak. Nasa inyo lang po ang kaligtasan niya. Mrs. Marcos, kawaan na po ninyo ang aking anak. Parang awa niyo na po. Katulad ko rin po kayo. Isa rin po kayong ina. Mrs. Marcos! Isa rin po kayong ina. Mrs. Marcos! Oo. Oo, isa rin akong ina. At nararamdaman ko kung ano ang nasa kaloob ng ina. Kung paano katakutan ng sandaling haharap sa silya elektrika ang mahal mong anak. Ngunit isa rin akong ina na nararamdaman kung paano kinahasa si Maggie. Sinaktan, winasak ang buong pagkatao at kinabukasan.
sa ilang oras lamang ay naglaho at madurog ang lahat ng kanyang mga pangarap. Isa ka rin, ina. Isipin mo na lang kahit isang sandali na anak mo si Maggie de la Riva. At marahil ay mababawasan ang iyong hinanakit at iyong patak ng luha sa oras na ito. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wala. Gusto kong makita yung tatlo. Sinong tatlo yung sinasabi mo? Yung bibitayin. Gusto kong makita kung paano sila matakot. Paano sila patayin. Paano sila masaktan. Gusto kong makakita ng rapist na binapatay! Lasing ka po, Durok? Pareho, dahil gusto kong mag-trip. Gusto kong pagtripa ng tatlong rapist na bibitayin ngayon. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Tara! Ikaw! Walang kalam-alam! Alam mo ba
kung ano ang ginawa ng tatlong rapist na yan. Kung paano ako pinahirapan. Kung paano ako binaboy. Gusto kong makakita ng rapist na pinapatay. Ng rapist na binibitay. Alam mo kung bakit? Ha? Alam mo kung bakit? Dahil biktima ako ng rape! Rape! Paano ko nakapasok dito, ha? Tayo, tayo! Tayo na! Tayo! Hayop! Hayop! Mga hayop! Walang kaluluwa! Walang kaluluwa! Hayop! Baboy! Ang totoo, yun ang nagpapatigit sa loob ko.
Bakit, Maggie? Pagkatapos ng mga nangyari sa akin, hindi ko alam kung nasaan ang dulo. Hindi ko makita, hindi ko matanaw. Bert, hanggang ngayon naguguluhan pa rin ang isip ko. Pero Maggie, tubos na ang lahat. Wala na sila. Bakit kailangan ko maiwan? Hanggang ngayon, nagigising pa rin ako. Bert, nakikita mo na hanggang ngayon hindi buo ang katahimikan sa isip ko. Ayokong magalit ka. Gusto kong maintindihan mo ang sinasabi ko. Pagkatapos ng nangyari sa akin, marami ang naging simula sa buhay ko. At alam ko na marami ang magiging pagtatapos. At isa ang pagtatapos na ito. Gusto kong maging malaya ka. Mag-isa ako. Para sa bagong pagsisimula. Hindi ko maintindihan, Maggie. Bakit kailangan mo putulin ang lahat? Mahal kita. Mahal mo rin ako. Noon pa, sinabi ko na sa'yo na parang walang nangyari. Ikaw ang maging minahal ko noon. Hanggang ngayon. Pagkakataong mapag-isa tayo. Kung tayo talaga, kahit ano pang mangyari, tayo pa rin. Pero kailangan bigyan natin ang bagong simula ang lahat. Katapusan ito. Pinuputol mo ang relasyon natin ngayon. Sana'y nasama na ako dun sa apat na nabitay. Mahal na mahal kita, Maggie. Palayain mo ako kung mahal mo ako. Katulad na papapalaya ko sa'yo ngayon. Ayoko. Ikaw ang gusto kong bigyan ng bagong simula. Maggie, ayoko sanang gawin ito. Pupunta ako sa Amerika. Ihintayin kita. Kung talaga mahal mo ako, darating ka. Iyon ang bago simula ng ating relasyon. Pinutol mo ngayon. They said you were raped by four men. Is it true, Mommy? Is it true? Sabi mo sa akin na hindi totoo. Halika, Iha. Mag-usap tayo. You know, Camille, when I was 25 years old, I was kidnapped and I was raped by four men. My case became one of the most sensational cases in the Philippines. Pero hindi mo dapat akong ikahiya.
Hindi ko gustuhan yun. Aksidente lang yun. Maring nasagasaan ako ng kotse. Pero hindi ako nasagasaan. Na-rape ako. Alam mo, Camille, you should be proud of your mother. Because I had the courage to fight. And I won my case. Tell your classmates, para sa ganun, yung nangyari sa akin ay hindi mangyari sa iyo. Buhay kong ito'y kaganda at makulay. Mga bitin ang alam ay natatanga. Ang liwanag ng bawat umaga. Sa akin ay ginto ang bawat yugto niya. Isang gabi, malilim, naglaho.